What's up, guys? Ingay mo. Bali dito kasi sa bahay na to, guys, may mga tumutulo talaga. 'Di ba? May mga linya na kita niyan, tumutulo talaga siya. So ibig sabihin, napipenetrate pa rin ng tubig yung buong kahit nakasemento. So marami yan, guys. Mga tumutulo. So ang gagawin natin is i-waterproof natin yung bubong. Ganito yung proseso. So pupunta tayo sa taas. Ay yung taas. So guys, syempre akit tayo dito. So di ka pwede magtaas. Dae. Baka matagal na. Hali dyan, boy. Hindi mo ta, nakakatakot. Linga na, makuliton talaga. Dae. Dae nga ni. Gilbert, ano daw ni? Bawal ka, tama. Atilani. Bawal. Baba. Baba. Wala ka na, kumidyo ka. Oh guys, ito yung sinasabi ko sa inyo, guys. Ito yung area na to, ito na yung area na na-waterproof. So, okay. Alright. Okay. So, andan si Tatap ulit. Siya yung nag-waterproof. Bale, pag mag-waterproof kayo, guys, ng bubong, ang kailangan nyo is semento. Siyempre may semento. Siyempre may tubig. Ito yung semento. Okay, guys. Pintura, semento lang pala. Okay. Siyempre ito yung semento. Tubig. Tapos ito yung gagamitin, guys. Ito yung pinaka aprobado daw eh. Sista D100 Plus Acrylic Waterproof and Sealer. Alright. Yan yung gagamitin, guys. Yan yung itsura niya. Guys, yan yung itsura niya. That's for waterproof. Siyempre, huwag mo dapat siyang papaarawan. Kasi baka maano, alam nyo na. So, dapat hindi din siya nabibilad kasi baka sakpan muna natin. So pupunta na tayo dun sa area, guys, na waterproof na. Ito na yung area na waterproof. Ayan. Ayan na po. Okay. So ngayon po, yung waterproof nila ta. Yung ganito. That pulido daw. Ayan. Yun na po yung mixture niya. Yung cemento at yung waterproofing. Yung nasa yung acrylic waterproofing. Waterproof. Chemical. So yan. Siyempre kailangan ng paintbrush. Halo-halo dapat. And ipipintura na. Para sa lahat. Ang waterproof lang dumanta po si may CR. Ano? Tayo muna si may labot. Ano? Oh guys, pero pag may sobra pa, pwede pa naman yung i-waterproof daw. Mapapansin nyo, mga gilid yung mga na-waterproof. Yung mga ano guys, grayish na kulay. Yan po yung na-waterproof. Yeah, ganun lang. Tapos, yung napinturahan na to guys, yung nalagayan na siya ng waterproofing agent, or sabi na mixture. So, nawala na yung mga tulo-tulo sa bahay. Ano ni Tapulit? Natatanggal baga? Ha? So kailangan daw po. Dapat nabububong tubig. Oo, dapat daw po. Halimbawa baga dry na siya, ganyan. Kailangan nabubuhusan pa rin po siya ng tubig. Para mas kumapit yung agent, kumaga yung ingredient ng semento or ng waterproofing chemical. So para hindi maging ganito. Don't worry guys, uulitin pa naman ito para hindi siya tumulo. So para masigurado. Pero kung halimbawa nagbabala kayo guys na second floor or lagyan pa ng ikalawang palapag, di huwag nyo lang, kahit huwag nyo waterproofing yung papatungan. Malamang. Anyway, mga kausa lang naman nun is hindi pulidong paghalo ng semento at yung
yung hinahalo pa sa semento, flash ko na lang kung ano yun. Sa yun. So hopefully guys, nakatulong yung mga sinabi ko. Para ma-resolbahan nyo yung mga kahit imentado na, pero tumutulong pa. So that's it for today's vlog. Thank you and please subscribe. Maybe channel. Bye guys.